Hey guys, may nakasama na ba kayo na tao na parang sobrang complicated and pakiramdam mo masyado ka nilang kinokontrol? So guys, ang pag-uusapan natin ngayon is 10 signs of manipulative person. So, let's hear it! I'm with you all the way, and nigga here to stay. Don't care what I'm here to say. Can't get over how you made me feel. Made me feel. Well, that's how number one, guys. They constantly make you prove yourself. Yung lagi ikaw ang parang mali, at ikaw lagi ang nasa hot seat, kumbaga. Yung after nyo ng away, parang ikaw yung lagi nag-explain, and sa kanya wala ka ganong maririnig, wala siyang ina-admit. Sila rin yung mga tao na masyadong demanding at impatient na tao. Lagi nila pinaparamdam na ikaw yung may kasalanan at guilty. So katulad ng nasabi ko, pag nagkaroon kayo ng argument, bottom line is ikaw pa yung hihingi ng apology. Alright, so that's number one. So, punta tayo sa number two. They communicate passive-aggressively. Yung kayang-kaya ka nilang siraan sa ibang tao pag hindi ka nakaharap. Kahit na maganda na yung samahan nyo. And then, sa isang kisap mata, kayang-kaya ka nilang siraan sa ibang tao. So, bakit nila ginagawa yung ganito? So, simple lang guys. Kasi, para protektahan yung kanilang image. And isa pa sa mga traits ng mga manipulative na tao is, yung let's say may project sila, tapos, hindi niya kaya magsabi ng diretso dun sa tao na dapat kausap niya. Yung lagi siyang gagamit ng middleman. Parang kasabihin niya, may kausapin mo naman si ganito. Pero, in the first place, pwedeng-pwede naman niya talaga direktahin yung tao na yon. So, bakit ganun? Bakit may middleman? Kasi, ayaw nila ng responsibility. Alam mo yun. Yung whatever happened sa project na yon, ayaw nila ma-blame. So, kung ikaw, let's say, may narekomenda ka sa kanya, ang mangyayari, ikaw pa yung may kasalanan. Alright? Yung mga manipulators kasi, you know, they desire control. Kasi kung ikaw, dediretsahin ka niya, tapos pumalpak yung project, let's say, so, ang blame, nasa kanila agad. Diba? So, parang they lose control. Pero, pag let's say, gumamit sila ng middleman para kausapin ka, tapos pumalpak yung project, so, ang mabiblame yung middleman. Let's say, ikaw yung nag-middleman, ikaw yung kanyang sisisihin. Ganun yun. And then, we have number 3. Gaslighting. Ito, ginagamit nila tong technique na to paano magkaroon ka ng doubt sa sarili mo and judgment. Mahilig sila mag-twist ng story, yung tinatawag natin na word salad. Yung gaslighting is like, alam nyo ba yung Miranda rights? Diba sinasabi ron, everything you say can be used against you. So ikaw, lahat ng kasabihin mo, they won't listen to it. Kasi hindi naman nila dun hinahanap kung alin yung tama. So what they want to happen is to win the argument. Okay, so they're not interested in finding the truth. But instead, it's all about games and winning. Alright, so that's number 3, gaslighting. And number 4 naman, they don't take you seriously to the point na nasasaktan ka na. Pero sa kanila, parang wala lang yun, parang joke lang yun. Pero once na kinumpronta mo naman sila, ang mangyayari, ikaw pa'y masasabihan na okay ka masyado, masyado kang sensitive, masyado mong dinidibdib. Iba yung parang sinabi niya lang yun kasi nagkikare siya sa'yo.
So, kung mapapansin natin, talagang they are master of manipulation. Punta tayo sa number 5, which is they play the victim role. So, ito na guys. Yung pag nag-aaway kayo, di ba kahit ang tindi na ng away nyo, tapos pag hindi niya na kayang i-prove yung sarili niya, dito na papasok yung play the victim role. Yung parang siya pa yung nasaktan sa lahat ng nangyari, siya pa yung nasaktan sa sinabi mo, yung may paawa effect, kumbaga sa layman's term natin in Filipino. So, expert sila sa ganitong mga sitwasyon. Then, yeah, katulad na nasabi ko, at the end of the argument, ikaw patuloy yung magsasorry. So, number 6 is they kill you with kindness. Papakitaan ka nila ng mga nice gestures, bibigyan ka nila ng kung ano-ano, even favor, para pag sila naman yung nag-ask sa'yo ng favor, of course, napipressure ka na pagbigyan sila. And lagi nyo tatandaan, itong mga manipulator is mabait lang sila kasi may motibo sila sa'yo. Alright, so let's move on now with number 7. They make your problem look small. Let's say, nag-uusap kayo yung dalawa, no? Tapos nag-complain ka na. Kanyari, nasugat ka. Tapos ang sabihin nila sa'yo, na sila mas sumakit yung katawan nila, halos hindi na sila makalakad. Kasi gusto nila yung laging mapupunta sa kanila yung simpati ng tao. Or kung hindi naman, gusto nila lagi nasa kanila yung spotlight. So kahit pangit man o maganda na pinapag-usapan nyo, gusto nila sila pa rin yung bida. Alright? So yeah, number 7, they make your problem look small. So yun. So let's go now with number 8. So ito, pumapasok pa rin to pag nag-aaway kayo eh. Okay, so number 8, they emphasize their cool, calm, and collective side. Yung pagsasombrang tindi na ng away nyo, siya pa yung parang collective, kalma lang, ganun. Kasi pag ganun, di ba lumalabas na parang ikaw yung masama dahil ikaw yung maraming sinasabi, di ba tapos siya tahimik lang. So, in that way, they gain control over you. Okay, sila yung parang superior. So, guys, kung may mga nabit na kayong tao or nangyari na sa inyong ganito, na yung pag nag-aaway kayo, sobrang tahimik niya lang kahit na siya yung may mali. Tapos ikaw talaga yung maraming sinasabi. So, namamanipulate ka na ng taong to. So, i-comment nyo guys kung meron kayong ganyan experience. Alright, so let's now have number 9. They use emotional blackmail. So, self-explanatory na lang to guys. Let's say for example, you are in a relationship, tapos gusto mo nang makipaghiwalay, tapos siya pagbabantaan ka niya na mag-suicide siya or kukunin niya anak mo. Diba? So let's say pag sinabi niya magsisuicide siya, guys, wag din natin basta baliwalain. So pag ganun na yung situation, just in case, call the nearest police. Okay? Kasi baka hindi natin masabi, baka totohanin nila, pero siguro hindi. Kasing emotional blackmail. So ginagawa nila yan kasi in that way parang nakokontrol ka pa rin nila. Okay? Just be careful na huwag niyo ignoring basta-basta. So, just call the attention of the immediate family members na concerned dun sa tao na yun. And last but not the least, they take advantage of your trusting and sensitive nature. Kasi itong mga manipulator na to, alam nila kasi kung sino yung target nila. Ang dali nilang malaman. Pag ikaw yung tao na may insecurity ka sa katawan mo, sa sarili mo, or sensitive ka, or yung madali ka mag-trust. So mind nyo guys, ikaw yung perfect target ng mga manipulator. So just be careful. Yung sobrang kabaitan mo, or sobrang pagtitiwala mo, they will use it for their own benefit. There you go guys, 10 signs of manipulative person, and if you guys can resonate
please leave your comment below para na rin mabigyan natin ng idea yung iba na makaiwas sa mga gantong klaseng tao. Please like, share, and subscribe for more useful content, and much love, peace, and namaste.